Yun! What's up? Welcome back to my channel! Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano magsa-setup ng ipinagbabawal na teknik. Pero bago ang lahat, opening intro muna! Ayun, so na-mention nga natin kanina na magsa-setup tayo ng ipinagbabawal na technique dun sa ating sasakyan. So, dati kasi ang ginagawa ko, pagka medyo long ride yung ruta, nagpapahatid ako sa misis ko, sinasalpak lang namin yung bike dun sa likuran. Na-occupy na nun yung passenger area, so hindi na magagamit yun pagkakasama ko yung mga bata. So, yun ang problema namin doon. So, ngayon, if you remember, meron akong particular episode na kinaklassify ko yung ruta ko into three category. The first one would be my short ride, which is between 10 to 100 kilometers. Generally, yun yung mga Tagaytay ride ko. Sometimes, mga 60 to 70 kilometers lang yun. And then, meron naman akong mga long ride na naka-classify. Those were Laguna Loop, Taal Loop. Basta more than 100 kilometers but below 200. I consider that already as a long ride na hindi ko ginagamitan ng kahit anong forbidden technique. So, there are rides na nagpapahatid ako. Just like what I did for the Atimonan zigzag road ride ko, na kung isa-saddle time ko yon, that would be around 350 kilometers na balikan. Just like what I mentioned before, wala tayong ganong karaming time para magamit sa saddle time, kaya ang ginagawa ko doon, salpak sa likod ng sasakyan yung bisikleta, magmamakaawa ako sa misis ko na ihatid ako. And i-drop off ako somewhere and then dun ko na tatapusin yung ride. Pupuntahan ko yung destination and then hanggang matapos ko papalit ng bahay. So yun ang ginagawa ko to accomplish those endurance type of destination na more than 200 kilometers ang ruta. Ngayon, I decided na mag-install na ng proper platform sa likod ng sasakyan. Yung tow hitch na tinatawag nila. Maglalagay na rin tayo ng bike rack na magagamit pagka may mga ruta tayo na very difficult na mapuntahan kung wala ka at short ka sa time talaga. Yung time constraint ba ang tawag nila. Ayun, so magkakabit tayo ng tow hitch at the same time yung proper bike rack platform sa sasakyan. Magagamit ko na to sa mga destination na it requires a lot of saddle time. No? So, yun, samahan niyo ako sa pag-i-install ng tow hitch at bike rack. Let's go! So, ito yung pili nating tow hitch from OGP. So, medyo mabigat siya. Kaya kailangan ko ng tulong ng anak ko dito para magbuhat. So, this particular tow hitch is specifically for Tucson. Gem 3 na Tucson. Hindi lahat ng tow hitch is applicable sa lahat ng brand. So, kung bibili kayo ng tow hitch, for example, for your car, pwede rin to sa kotse kasi. Umorder kayo dun sa mga distributor nyo. Like, for me, nabili ko to sa ogptowhitch.com. I mentioned kung anong brand, model ng unit na sasakyan ko. And good thing meron silang specific for Hyundai Tucson. So, eto. Ikakabit natin to sa ilalim ng tuso natin. Ayan.
Dito yan kakabit sa ilalim. Ayan. So, pati lang tayo sa ilalim. Specifically, meron yang i-screwhan yan, dalawang yan. Sasalpak yan dun sa mounting ng ating tow hitch as well as dun sa side na yun. Yung dalawa. So, hindi ko lang alam kung kailangan pantanggalin to. I don't think so. So, makikita natin maya-maya. Sige. Balikan ko kayo. Kagaya ng ginagawa natin sa bisikleta rin, you know. What I recommend is magkasahan natin yung individual na mga tornilyo, right, to prevent it to seize in the future. So, lalagyan lang natin to ng grasa ngayon para pagka ikakabit na natin yung tow hitch dun sa mounting mo lang sa sakyan sa ilalim, smooth lang yung operation natin. Okay, buhatin ko lang sa ilalim ko na. Ganun natin. Ang kasyon natin. Kasyon ba? Bigat siya. Unfortunately, kailangan muna tanggalin to. Itong exhaust. Niya para maisalpak natin ng maayos kasi hindi kasya basta lang i-mount yung tow hitch kung hindi ito magi-give way. So yun ang gagawin natin ngayon. Ganyan natin ito. Anything goes here. Sige, alisin mo muna. Mukhang itong kailangan kong tanggalin sa side ito. Diyan lang ganyan. Matanggal! Ito yung lubricant. Grasa. Kuya! Mukhang okay na. Nilagyan ko ng grasa. Hindi na tanggalin? Hindi, tatanggalin lang itong ito lang isa. Eh, panikapin na. Makakasya naman yun dun. Hindi, pa
Hindi lang magkasya kasi dito sa hook ng ano, exhaust. Konti na lang yung nakasabit. Yun! Yun! Okay! Gan! Nasaan yung turning nila? Wait. Pusog dito kuya. Uuho na yung sabi dito. Huwag mo lang muna yung sagad yun. Para may play sa kapila. Okay. Ay, panday ko lang sa kapila. Ito ka na, dyan lang. Oh, bitawa na. May buta? Mm-hmm. Kabit na namin. So ayan. So naikabit na namin yung tow hitch. Ito yung tsura nya. So dito na nilalagay yung bike rack. Yung may platform na bike rack dito. And then isasoli ko na lang yung kinalas ko na exhaust. So, ang proper torque settings ng tow hitch, 50 pounds. So, iset natin 50 pounds yung torque settings, and then we're good to go. Bilis ah. Slide agad. Okay. Good. And then, ipitan na natin to. To complete the project. 19, size 19. Unbox natin yung bike rack. Two bikes, maximum capacity of 40 kg. Naikabit na natin yung tow hitch. And then, ito naman, tatanggal naman kasi. So, hindi naman kailangan lagi nakasalpak doon sa tow hitch. So, yan siya. So, dalawang bike ang kasya. Ito yung ipapasok natin sa tow hitch. Ito. So, yan ang magiging hitsura. Medyo lang mahaba.
Hindi ko na-expect na ganyan kahaba siya. Pero dalawang bike yan. Kaya niya ilagay. Ayun, so na-install na nga natin, hopefully magamit, especially during this upcoming public holidays bago matapos yung taon, magamit ko tong pinagbabawal na technique. Marami akong mga dream rides na gustong ma-journal, and sana matapos ko bago matapos yung taon, mapuntahan natin yung mga location na for me would be very impossible to accomplish without the aid of forbidden technique. Ayan, so kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, I am inviting you to click that subscribe button including the notification bell. You can also click the like button and comment down below kung meron kayong mga ruta na gusto nyong mapuntahan ko at ma-journal, ma-share ko na rin sa channel. So until next time, God bless, ride safe, bye!